Hi guys! Welcome back to my channel! For today, tayo po ay magluluto ng lomi! So for our ingredients, maritime pork, lobster balls, kikiam, and then ang aking vegetable lang is cabbage. I was gonna add shrimp pero parang over na yung sahog ko dun sa mismong pancit. So I'll fry all this and then I'll see you guys later. Okay, hi guys. So for first, ang i-fry natin is ang ating lobster balls. Para yung oil malinis pa siya by the time na ma-cook yung, kasi yung pag-pork, 'di ba? Meron tayong mga lumalabas ng taba, nasusunog na yung kawali. So what I do, I will fry the lobster ball first and then kikiam and then last is the pork. Okay, we're gonna add our kikiam kasi yung ating lobster balls medyo ano na siya, ready to cook. Mabilis lang itong kikiam maluto. So halfway cooking the lobster balls, inilagay natin si kikiam. Actually, may nauna ng kikiam na isa. Like this. Mmm. Yummy. Hi guys! Okay, tapos na tayo sa kikiam and lobster balls. So, we're gonna fry the pork. The last to fry before natin lutuin ang ating lomi. Kasi yung toppings, hindi dapat yan sinasabay sa pagluto ng noodles. So, I want medyo may crunch sa mga toppings. Yung char. See you later. Okay guys, so tapos na natin lutuin yung ating mga karne. Dito sa ating pinagprituhan, ilalagay natin ang ating bawang at sibuyas. Okay. So, gisa-gisa. So, hindi natin siya pinalitan ng oil para yung flavor ay nandyan pa rin. Okay ba yun eh? So, wala po tayo. You have to use a soup stock. So, wala tayong soup stock. So, lalagyan na lang natin siya ng water. Just enough. Para huwag masyadong madami. Mga 3 cups. Para ang lomi natin ay malapot. So, pag napakulo natin yan, saka natin ilalagay ang noodles. Okay, I'll be back later. Pakulo. Okay, guys. So, nilagay na natin, ginisa natin yung bawang, sibuyas. And we did our broth. Pwede nyo ilagay sa water yung chicken broth or beef or pork broth. I use chicken. And then, nilagay ko yung noodles. Because gusto ko lutong-luto yung noodles. So, pinakulaan ko siya talaga. And then, what I do, ilalagay ko na yung little cabbage. Yan lang ang nilalagay kong gulay sa lomi. Walang iba. Okay? Kasi, bakit ko nilagay muna yung gulay before I put the cornstarch, yung pampalapot natin? Because gusto ko luto na yung gulay bago siya mapalapot. Kasi once we put yung pampalapot, almost done tayo, papatayin na natin yun. Eh, yung gulay, medyo gusto ko luto siya. Kasi alam nyo na, marami tayong mga salmonella and everything. Okay, I'll see you guys later. Okay guys, so ang sikreto po ng masarap na lomi ay ang tamang
lapot nito. So, dapat yan, pag nilagay nyo si Arena, si cornstarch, you have to monitor everything. Dapat tamang-tama ang lapot ng inyong lomi. Kasi ang lomi ay isang malapot na pansit. So, kung hindi tama ang ating pampalapot, nako, hindi masarap ang lomi kainin. So, nakita nyo naman, lumalapot na siya. And constantly, dapat, see? Ooh! That looks good. Kasi ito, ang lomi po ay dapat kinakain na ng mainit dahil ito ay natatawa po yung anak ko sa akin. Parang vlogger talaga yung nanay niya eh. Full support ha, siya ang taga-video ko. Dapat ito kinakain natin ng mainit kasi pag ito ay lumamig, siya ay hindi na siya malapot. Hindi ako naglalagay ako ng egg pero konti lang. Kasi ayoko ma-overpower nung lasa ng egg yung talagang mismong lasa ng timpla ng lomi. Okay, so I think hindi pa siya tama. So, kasi ako talagang malapot. Malapot na malapot ako mag-lomi kasi alam ko, pag lamig-lamig niyan, ano na yan, parang masabaw na siya. So, ayan o, nakikita nyo ba ang very thick ang aking lomi? So, pag ganyan, hihinaan na natin ang ating apoy ng mahinang-mahina. Okay, woo! I think it's really good. I think natatakab na yung camera man ko. And then, ang paglagay ng itlog, kung tayo ay halo ng halo, paglagay ng cornstarch or kung ano mang ginamit nating pampalapot, ang paglagay ng itlog, hindi po natin sila hahaluin agad. So, we let the egg, kasi pag hinalo natin yan agad, very, very cloudy yan. So, gusto ko, nakikita ko yung ano ng egg. So, nakita nyo, parang niluluto-luto ko pa yung egg dyan. You see? Hindi pa siya pwede. Ayan, pwede na. Oh, see? Makikita mo yung ano ng egg. Ayan, oh. Naku, bumibilib na ang ano sa ayaw. Nanay ko, may nalalaman talaga. Okay? So, ayan. Pwede na natin haluin yan. Kita na natin yung ano ng egg. Hindi siya talagang humalong puting-puti. Okay? On top of that, we're gonna put our toppings. Hindi ko yan nilalahat kasi yung mga bata baka gusto mag-toppings pa on their plate. So, ayan po yung toppings natin. And then yung iba, meron din akong chicharon but we'll just put the chicharon pag nasa plato na nila. Tapos ang atin pong pampalasa pa dito sa ating lomi ay of course toyo na may kanamansi na may sili. There you go guys. That's the Batangas lomi. Thank you.